At first glance, it looks a little weird. It's unusual sa paningin natin. This is the Jones Space Frame, Jones Thrust Fork, and the Jones Loop Bar. The very first time na nakapagdala kami ng Space Frame, Jones Space Frame sa crowd ng mga siklista, mekaniko yun eh, dinala namin. The first reaction was, anong klaseng bike yan? I mean, ano nga bang klase? Hindi mo masabi, di ba? I mean, hindi mo masabi, di ba? Parang Mad Max zombie apocalypse ang dating sa unang tingin. In particular, sa Pilipinas, karamihan kasi ng makikita natin na bisikleta is it's either road bike or XC bike. Sa dami ng natin ang kuna events, rides, fun ride, fun race, kung ano nung mga ganyan, ano, yung mga marami talagang attendees. Karamihan ang makikita mo talaga is either road bike or XC bike. Which is actually, ang road bike is shortcut for road racing. It is designed for racing. Diba? May karera naman talaga yan, diba? And at the same time, yung XC bike is also designed for racing off-road. So this is something a little different. This is non-racing. I think this is for touring. This is for fun touring, non-racing, endurance. Hindi ko eksakto alam kung anong category nito. This is also available in titanium. Ano? Pero tong nandito sa atin ngayon is steel. So again, hindi niya habol yung mga rigid, di ba? Stiff, di ba? Mga ganyan yung mga terminology sa atin sa XC and road bike. Mas rigid, mas stiff, di ba? Kasi nga, walang loss sa pedaling. Kasi pag meron daw mga ganon, is loss ng power. So parang power loss yun eh. Pag stiff ang bike, pag tinadyak mo, abante agad. Pero mas stiff ang bike, pag nalubak, ramdam mo rin. Parang ganon, vice versa yun eh. Yung padyak mo, tatanggapin niya agad. Yung lubak, tatanggapin mo. This one is designed to be rigid enough para walang loss. Pero yung imperfections ng daan, na-absorb niya. So magkakaroon ka ng mas komportabling ride. Pero sa mga minor bumps lang ha, kasi pan-touring naman 'to, 'di ba? Hindi mo naman 'to para i-tabletop or i-jump, eh, 'di ba? Or i-bunny hop. Although pwede rin, kaya rin, pero it's not designed for that. Yung flex niya is designed doon sa majority of road imperfections or trail imperfections. Yung mga ganung tour. I'm sure you know, di ba? Yung mga touring, traveling, ganyan. So, yun yung purpose ng flex niya. Now, ano ba yung flex? So, what I did is, nilagyan natin ng tape mula sa saddle hanggang sa dropout. Tsaka mula dito sa C-tube hanggang sa dropout. So, kapag nabigyan natin ng weight to, supposedly, maglalapet yung dropout tsaka yung saddle. So, dapat mag-bend to. Or lalaylay siya kasi nga, di ba? Magko-compress. So, testingin natin. So, kapag ka... may weight na siya o may tao na. So, yan yung flex na tinatawag. So, mas flexible pa yan kapag nakaupo na yung rider kasi ako, I'm just giving it some of my weight. So, the whole concept or the whole design of the frame is designed around that principle. So, kailangan bigyan ka niya ng flex. So, how it happens? So, kung titingnan natin, this is the C-tube. Dito siya nagbe-bend. So, ang concept nito is guided flex. So, parang ginaid na niya yung materials para makaproduce ng flex. Una, the top tube is not straight. Kasi, kahit na malambot yung C-tube mo para mag-flex, kung ang top tube niya is straight, hindi mo yung mababanat. Kaya yung top tube karamihan sa racing bike is straight. Para stiff. This one, binend. Kasi pag nabaloktot to, so this one, nakabend. So, parang... binibigay niya. Diba? So parang ito is nauunat siya. Nag-give way siya para mag-bend yung C-tube. Now yung seat stay is dinesign na mababa. Kasi kung nasa taas yan, again, kung straight siya na nasa taas, mapipigilan niya ulit yung flex. So ibinaba siya kaya mahaba yung expose ng seat tube. So mahaba yung expose ng seat tube, mas flexible. Now yung sa likod, ganun din. Yung bending niya is the same. So common yan sa ibang mga steel bikes. Ano? Yung may mga bending na ganun kasi para mag-give way. So, pwede mo itong mabili separately. So, this is thrust fork. So, medyo weird, you know? So, medyo weird. Una pala, removable ang steerer tube nito para may pasok. So, naka-clamp lang yung steerer tube sa magkabilang side. So, pwede mong bunutin ang buo para may pasok mo siya. Now, yung flex support naman is the same. So, ginamitan ng dalawang maliit na tubo. Yung isa is naka-bend. Again, para umangat. So, yung support niya is hindi rin naka-straight. Kasi kung naka-straight, hindi mo yun makakompress, so naka-bend. So parang pag ginalaw mo to, gagalaw naman yung sa ibabaw. So same concept, yung front and rear, giving you enough, just enough suspension for a comfy ride, pero limited para hindi ka magkaroon ng pedal loss. And the last part of the trio is the Jones Loop Bar.
So isa siya sa may pinakamatinding box with, i-discuss natin ito ng bukod. Bibigyan natin ng sariling episode kasi may mga iba't ibang klase yung plus and minus ng Jones. So you can also put in a bag. Pwede ka maglagay ng... you can put in your phone, power bank, camera, food, pagkain mo, merienda mo. Kasi kung magta-travel ka mula umaga hanggang gabi, you will need a lot of things, di ba? Magugutom ka. So yun, additional pala sa fork, ang spacing ng hub niyan is 135mm, pareha sa likod. That is the reason why pwedeng magkabit ng fat wheel set or fat tire sa harap. May mga gumagawa niyan kasi pambangga nila yan, pag medyo masukal, pambangga yan. Pero there's another advantage dun sa 135mm. Yung spacing kasi nun, tsaka yung rear, parehas. So pwede kang bumuo ng wheel set sa harap using the rear hub. Bakit? For example, nagpunta ka sa gubat, nasa mountain province ka, nasa gitna ka ng kasukalan sa gubat, and then suddenly bumigay yung prehub mo. Paano bumigay? Backpedaling mo, freewheeling. Tapos yung forward mo, freewheeling na rin. So sira na yung prehub mo. Marami na akong nakita sa ride na nasiraan yan. So nangyayari talaga yan. Ano? Nung nagkilangin falls kami, merong nasiraan yan. Nagpinatubo kami, meron ding nasiraan yan. So the easiest way is sumakay ka ng tricycle or sumakay ka ng jeep, uwi ka na. Or sakay mo sa sag kung meron kayong kasamang sasakyan. Pero kung nasa gubat kayo, bikepacking, problema yan, di ba? So kung parehas na rear hub ang nakakabit, pwede mong pag-swapin yung gulong sa harap at sa likod. Parehas silang spacing. Kung parehas ng size ng rotors, pwedeng quick swap. Kung medyo nawala sa alignment, konting issue na lang. Ngayon, kung hindi naman parehas, pwede mo pagpalitin yung rotors. At least may dala kang spare rear hub. So I think that's an advantage, ano? For survival sa mga bike touring. Additional sa loop bar naman, ano, yung box sweep. Box sweep kasi is, for long ride kasi ideal kung meron kang matinding box sweep. Ganda yung box sweep. Kasi karamihan sa atin, ano, especially sa MTB XC, kadalasan ang ginagamit nating manibela yung ganyan, yung straight bar. Wala halos back sweep. Kung meron ng konti lang. No? Ito, in extreme niya yung back sweep. Reason. Yung mga ganun kasi design nyo for racing. Like, XC racing. Ideal position nun is attack position. Yung nakaganyan ka, kaabang. So, meron parating na humps, meron parating na gap, meron parating na roots, lubak, or something, naka-attack position ka. Kaya lang, kung ang biyahe mo pala, eh, Manila to Pagudpod, or Manila to Baguio or Bicol, long ride, di ba? 12-hour ride ka, biyahe ka, ang manibela mo is designed for attack position, ilang minuto ka ba naka-attack position? Di ba? So yung back swift is designed para mas relax yung wrist mo. Kasi yung wrist natin is, you can move almost 360 degrees. Di ba? Pwede mo siyang i-90 pa baba. Pwede mo siyang i-90 pa baba, except sa taas. Hindi mo yung may tataas, hanggang dyan lang yan. May limitasyon yan eh. Problema yun yung pag naka-straight bar ka ng matagal, yun yung nilalabanan mo, di ba? Kaya nga pag ang handlebar mo is sobrang wide, minsan masakit sa wrist. Kaya yun ang purpose kung bakit yan sobrang back sweep. So parang siya yung pinaka-relax position, I believe. Well, depende yun, ano? Depende sa tao. Well, depende sa tao. Tsaka bihira nakakagusto niyan, medyo iba itsura eh. So hindi ko na binai-check yung mga piyesa-piyesa, no, kasi most probably parehas lang naman, no? So nag-concentrate na lang tayo dun sa unique features niya, yung iba sa kanya kumpara sa ibang bike. Isa lang ang matinding pangit dito sa bike na to, presyo. Kasi the handlebar alone is around 5K. Although merong cheaper alternative, no, sa susunod na episode na. Yung bike frame fork tsaka handlebar, I believe ubos ka na ng mga 6 digits diyan. So parang medyo stiff. So medyo sobrang stiff ng presyo ng Jones. Although hindi ko alam kung may ibang option, ano, pero may nakita akong post sa Facebook, may gumawa na niyang Pinoy. Sana matry ko rin para makumpara natin. There you have it, ang Flexi na Rigid. This is Jones, Space Frame, Truss Fork, and Loop Bar. Thank you very much for watching. Kita kayo sa susunod na episode. This is Jay, you're in Bike Check PH.
bahagi. Huwag mo mama.